Kumusta mga kainyero? Salamat sa pagbisita. Bakit nga bang mahal sila mamang kontraktor? Ito yung mga lehitimong construction company pag magpapagawa ka ng bahay. Ano ba yung kinukonsider sa presyo nila? Tip ko sa inyo mga kainyero, ipapakita ko sa inyo kung paano kinukuha yung unit cost. Ito yung ginagamit nila mamang kontraktor pag nagpipresyo sila. Titignan natin ngayon si mamang kontraktor kung kakasya ba sa budget mo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Liniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng vlog na to is for information lang. Yung mga tips na binibigay ko sa inyo ay base lang yan sa personal experience ko. So yun na nga mga kainyero, ano nga ba yung basihan nila mamang kontraktor doon sa presyo na binibigay nila? Kumbaga ito yung mga lehitimong construction company. Ibig sabihin ng lehitimo, mayroon silang sariling opisina. Dahil nga mayroon silang opisina, may mga taong regular na nagtatrabaho sa kanila. Mayroon silang sariling engineers, site engineers, estimator, office boy, secretary. Dahil nga mga regular ito, ibig sabihin rain or shine, may project o wala, mayroon silang sahod monthly. Lahat yan nasa overhead. At may mga gastos doon sa opisina like kuryente, tubig, papel, ballpen. Diyan ngayon papasok mga kalinyero yung OCM. Ano nga ba yung OCM? Ito yung overhead, contingency at saka miscellaneous, maliban pa yan sa profit. So yun ang ipapaliwanag ko sa inyo mga kalinyero kung ano yung OCM. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-compute ng unit cost. Ito yung ginagamit nila mamang kontraktor doon sa presyo na binibigay nila. Engineer, may mga kontraktor din naman na walang opisina pero mataas pa rin maningil. Ito yung tinatawag na small scale company. Kumbaga wala silang opisina pero mayroon silang company name. Dahil nga mayroon silang company name, mayroon silang tax na binabayaran. Pero mayroon pa rin silang OCM. Para magkaroon kayo ng idea, para pag nagbigay si mamang kontraktor sa iyo ng presyo, hindi na kayo magugulat. Kaya lagi kong sinasabi mga kaninyero, pag nagpapagawa kayo ng bahay, yung presyo nito, maliban doon sa design na gusto mo, sa materials na gagamitin mo, at kung sino yung gagawa ng bahay mo. Kasi kung ang gagawa ng bahay mo ay lehitimong construction company, yung technology o proseso sa paggawa ng bahay mo ay medyo advanced katulad ng gamit o equipment na gagamitin para sa bahay mo. May proseso sila tulad ng progress billing. Ano ba yung progress billing? Ito yung pamamaraan sa paniningil nila base lang doon sa percentage na tapos nila. Kumbaga, mas less na ma-experience mo na ubos na yung pera mo pero hindi pa tapos ang bahay mo. At kung gusto nyo malaman kung ano yung progress billing, mayroon akong vlog na to. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. Panuorin nyo. Isa pang proseso sa binibigay ng lehitimong construction company, nagbibigay sila ng schedule of work katulad nung nakikita nyo. Diyan nakalagay yung kung kailan magsisimula yung project mula sa mobilization hanggang doon sa execution. Makikita nyo rin dyan yung activities kung ilang araw matatapos at saka yung total duration kung ilang buwan, ilang taon gagawin yung bahay mo. I-engineer para lang yan sa mga high-rise building at saka sa malalaking construction. Totoo yan mga kalinyero dahil nga mayroong budget na involved ito. Kumbaga kailangan mag-hire ni mamang contractor ng planning engineer para gumawa ng schedule. Hindi ito libre. Kumbaga may additional cost ito doon sa overhead. Kaya tataas ngayon yung percentage na i-consider ni mamang contractor doon sa budget na ibibigay sa inyo. Kahit yung equipment na gagamitin ni mamang kontraktor, may presyo yan, umbaga may budget yan doon sa unit cost. Pero syempre, ang kapalit naman ito mga kalinyero is yung security mo, yung less yung stress sa pagpapagawa ng bahay at saka yung quality niya. Dahil nga meron silang proseso sa pagpapagawa ng bahay. I-engineer, mayroon din namang quality sila mamang pakyawan at saka sila small scale construction. Hindi ko sinasabi na walang quality sila mamang pakyawan o si mamang small scale construction. Nagkakaroon lang talaga ng problema kung ang budget mo ay limited kasi si mamang contractor hahabulin niya ngayon yung presyo or yung budget mo. Kumbaga bababaan niya ngayon yung presyo para lang makuha niya yung project. Ang nagiging problema kaya tumataas yung risk na pwedeng mangyari na hindi natapos yung bahay mo kasi yung mga dapat kinukonsider doon sa pagpapagawa ng bahay katulad ng contingency. Kaya mapapansin nyo mga kanyero doon sa mga small scale construction, sila mamang trabahador walang mga safety gear. Hindi ko rin naman sila masisi kasi nga yung budget nila ay limited.
Kasi kung i-consider ni mamang contractor, maglalagay siya ngayon ng percentage para doon sa miscellaneous, para dyan sa mga safety gear ni mamang trabahador. Kaya tataas ngayon yung presyo niya na ibibigay sa inyo. Kaya doon ngayon papasok na ang mahal ni mamang contractor. Kaya ngayon mga kainyero, pag-usapan na natin kung paano ba kinukompute yung unit cost at ano ba yung OCM, ano ba yung kinukonsider nito. Ganito mga kainyero kung paano kinukuha yung unit cost at kung paano ina-analyze ito. Ito ngayon yung BOQ o Bill of Quantities. Ito yung binibigay ni mamang contractor sa inyo pag halimbawa kinukontrata niya yung bahay na pinapagawa mo. Iba ito doon sa BOM o Bill of Materials. Kasi sa Bill of Materials ang nakalagay sa description niyan kung ano yung mga materialis na kailangan mo. Kumbaga, halimbawa kailangan mo ng simento, hollow blocks, tiles, yun ang nakalagay dito sa description. Doon sa BOM. Kasi yun yung mga materialis na kakailanganin mo. Kaya mapapansin mo, sa Bill of Materials o BOM, ang nakalagay na unit dito, hindi square meter. Ang nakalagay dyan per piece. Kung halimbawa, ilang pirasong bakal, ilang pirasong hollow blocks. At sa unit cost naman, ito yung mismong presyo. Kung magkano yung presyo doon sa construction supply. Yun ang nakalagay sa BOM. Hindi tulad dito sa BOQ, ang nakalagay sa description kung ano yung mga trabaho na gagawin ni mamang contractor. Halimbawa, laying of CHB, ito yung asintada ng hollow blocks. Magkano ngayon pipresyohan ni mamang contractor? Yun ang nakalagay sa unit cost. Kaya mapapansin mo, yung unit dito sa BOQ o Bill of Quantities, ay per square meter kasi ngayon yung activities o trabaho na gagawin ni mamang contractor. Kuha lang ako ng sample, gawin lang natin itong simple para mas madaling maintindihan. Kung halimbawa dito sa masonry works, ang nakalagay dyan is CHB laying. Ito yung gagawin ni mamang contractor o ni mamang trabahador. Magkano niya pipresyohan yung 10 square meter na asintada. So ngayon mga kaninyero sa pag-analyze, kumbaga ito ngayon yung format niya. Ang tatlong, nandyan yung tatlong items, yung materials, labor at saka equipment. Hindi na ito magbabago na format. Yun lagi ang format ng pag-a-analyze ng unit cost. At nakalagay dito sa work description is CHB laying, yung mag-asintada. At yung quantity niya o yung unit niya ay 10 square meter. Ngayon sa materials, dito mo ilalagay yung lahat ng materials na kakailanganin mo para mabuo mo yung 10 square meter na asintada or CHB laying. Nandyan yung CHB. Siyempre kailangan mo ng hollow blocks para doon sa pag-asintada. Nandyan yung cement at saka yung buhangin para sa mortar. Kumbaga dito mo ilalagay lahat ng materials. Mga kainyero, ang basihan kinukuha mo yung 10 square meter. Kumbaga sa quantity rito, ilang bang perasong hollow blocks ang kailangan mo para mabuo mo yung 10 square meter. Ganon din sa semento at saka sa buhangin. Kaya mapapansin mo kahit empty sack nakalagay dyan at saka yung tansi na gagamitin mo. Kumbaga lahat ng materials na kailangan mong bilhin para mabuo mo yung 10 square meter o gagastusan mo, ilagay mo dyan sa materials or sa materials. At dito sa unit cost, ang ilalagay mo dyan yung presyo mismo doon sa construction supply kung magkakano ang bili mo. Ang ibang contractor mga kainyero, ang ginagawa nila dito pa lang sa materials kung magkano yung nakukuha nilang total cost para sa materials, naglalagay na agad sila ng markup, minsan 10%, 20%, kasi nga 'di ba nagbabago-bago yung materials, hindi natin alam. Pero personally, hindi ko yung ginagawa, ginalagay ko yan doon sa OCM. Ngayon ipapaliwanag ko mamaya yung OCM. So ngayon, ito ngayon yung materials na kakailanganin mo para sa 10 square meter. Proceed naman tayo sa labor. Ito naman yung labor na kakailanganin mo para mabuo mo yung 10 square meter na wall o yung asintada. Siyempre kailangan mo dyan si Mamang Mason at ang kailangan ni Mamang Mason ay yung helper o labor. Sa number kung ilang tao ang kakailanganin mo para mabuo mo yung 10 square meter. At kung magkano yung rate nila. May 650 at saka 550 para sa labor. Itong rate na to depende to sa location. Sa probinsya baka medyo mas mura, sa city medyo mahal. Kumbaga iba-iba ang presyo nila. At yung number of days, kung ilang araw mo gagawin yung 10 square meter. Ngayon sa equipment, wala tayong equipment kasi kung halimbawa bungalo lang ang gagawin mo, sa unang palapag lang, hindi mo na kailangan ng equipment para buhatin yung hollow blocks. Pero pagdating mo na sa third floor pataas, kailangan mo na equipment. Kaya pwede mo na i-consider dito yung equipment kung meron man. So ngayon, wala tayong equipment kaya zero pa tayo. So itong equipment mga kainyero, nakalagay dito numbers, rate day at saka numbers para lang din itong labor. Ilang equipment ang kailanganin mo, pagkano yung rate niya per day o magkano yung renta niya. At kung ilang araw mo gagamitin yung equipment, dito mo rin yan ilalagay.
Ngayon, pag nakuha mo na yung total direct cost, ito ngayon yung DC, yung 8,460, ang OCM niyan na 10% of DC ay 846. Itong OCM, ito na yung pinaka-importante sa lahat na kailangan mo kinukonsider. Yung iba kasi, pag walang OCM, talagang mababa yung presyo nila, pero yung risk niyan mataas. Kagaya ng overhead, kung halimbawa mayroon kang overhead na gastos, kagaya ng mayroon kang engineer, mayroon kang timekeeper, at hindi mo kinonsider dyan, mag-short ka na ngayon sa budget. Pangalawa pa is contingency. Importante ito. Itong contingency, mga kanyero, ito yung activities na pwedeng mangyari na hindi mo alam kung kailan, pero hindi maiiwasan. Halimbawa, mga kanyero, ay yung pagtaas ng presyo ng materyales. Pwede mangyari yan, pero hindi mo alam kung kailan at hindi mo maiiwasan yan. Doon mo ngayon kukunin yung budget mo. Pangalawa pang example, halimbawa, doon sa ginagawa mo ng bahay, biglang sinara yung kalsada. So ngayon, maapektuhan ngayon yung pagsusupply mo ng materials, madidelay yung project mo, gagawa ka ng temporary access, gagastos ka, doon mo rin kukunin sa contingency. Isa pang example, mga kanyero, naghukay ka ng pundasyon, naglatagan ng bakal para sa pundasyon, naghulog ka na ng poste, at magbubuhos ka na sa araw na to, biglang umulan, napuno uli ng tubig yung pundasyon mo. Ano ang gagawin mo? Nahinto sa trabaho, pagkabukas, lilimasin mo muna yung tubig, lilinisin mo yung bakal, kumbaga additional cost mo yon. Ang mangyari doon, mga kainyero, kung wala kang kinonsider sa contingency, gagamit ka ngayon ng budget na galing sa ibang item. Ang mangyari ngayon dyan, makakapusing ka na sa budget. Kaya doon ngayon papasok na, ubos na yung pera mo, hindi pa tapos yung bahay mo dahil walang kinukonsider doon sa contingency. Maraming mga posibleng mangyari doon sa site, depende kasi sa sitwasyon. Kaya minsan, pag hindi ina-analyze ng maayos ni mga contractor yung kanyang presyo doon sa contingency, talagang kakapusin siya sa presyo. Sa miscellaneous, dito na nga yung papasok yung mga gagastusin mo doon sa site, kung halimbawa sa opisina, o halimbawa yung ballpen, yung pamerienda. Kaya minsan, mga kaninyero, pag pupunta ka doon sa pinapagawa mong bahay at pinamerienda ka ni mga contractor, tuwan-tuwa ka naman, nakalibri ka ng merienda. Pera mo yon na nakalagay sa miscellaneous. Yun yung ginagastos ni mama contractor na kinukonsider niya sa OCM. So itong 10%, depende na yan sa contractor. Pwedeng 10%, 15%, nasa kanya kung paano niya ina-analyze. Kaya yung unit cost, mga kanyero, sa bawat contractor, iba-iba yung presyo nila. Hindi sila pare-parehas. Kaya magtataka ka pag nangihingi ka ng quotation ng bawat contractor, iba-iba yung binibigay nilang presyo. Mayroong mura, mayroong mahal. Depende na sa kanila kung paano ina-analyze. Kaya kung halimbawa gusto nilang magbaba ng presyo, dito na nilang ihuhugutin, bababaan nila yung percent, gagawin nilang 3%, pwede nilang 5%, tatanggalin niya ngayon yung overhead na cost, kasi si contractor na lang mismo yung site engineer, siya na yung purchaser, siya pa yung quality control. Kaya bababa ngayon yung kanyang OCM. Doon sa profit naman na 5%, 5% ng direct cost na to, at saka 5% ng OCM. Kaya ang lumalabas dyan is 465.30. yung profit niya na kinonsider. Sa profit din, hindi yan siya fixed. Depende yan kay mamang contractor kung ilang percent ay kukonsider niya. Pwedeng 5%, pwedeng 6%, pwedeng 7%. Nasa kanya na yon. Dito sa value added tax, hindi ito nagbabago. Ito na talaga yung percentage ng value added tax kasi ito yung binabayaran mo doon sa tax sa gobyerno. Nakalagay dyan yung 12%. Tignan nyo, mga kalinyero, tanggalin pa natin yung OCM at saka yung profit. Yung 12% na kukonsider ni mama contractor para doon sa presyo, malaking pera na yan, malaking bagay. Kaya minsan magtataka ka bakit ang mahal ni mama contractor. Dito pa lang sa 12% na markup, mataas na talaga. Kaya ang makukuha mong total cost, ito ngayon 10,943.86, ito yung total cost para sa 10 square meter. Para makuha mo yung per square meter, i-divide mo lang yung 10,943.86 sa 10 square meter, ang makukuha mo is 1,094.39 pesos. Ito ngayon yung multiplier mo doon sa item sa BOQ. Halimbawa, balik tayo sa BOQ, kaya nakuha na natin yung 1,094.39. Ito na yung gagamitin mong unit cost doon sa pipipresyohan mo na trabaho. Kung halimbawa, ang trabaho niya gagawin niyang 30 square meter, gano'ng kalaki, ito pa rin ang gagamitin yung unit cost. Ang kakalabasan na ngayon na total cost is 32,831.57 pesos. So ganun lang, mga kainyero, yung pagkuha ng unit cost. I-flex ko lang ito si Christina Manuel, isa sa dahilan kung bakit nasa YouTube channel ako. Baka pwede nyo namang suportahan. At ang Russell Builders, kung gusto nyo yung kalidad at iwas stress,
Ito yung Facebook page nila, bisitahin nyo. Ang opisina nila ay nasa Daang Hari, Alabang. Ang may-ari nito ay si Ricardo Ricky Reyes at saka si Hazel Reyes. Si Hazel Reyes na may YouTube channel, pa-support naman. So yun mga kainyero, salamat sa pagbisita. Kung sa palagay nyo nakatulong yung information na binigay ko sa inyo, pa-like naman. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka pa-hit na lang din ng bell notification below para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. So paano mga kainyero? Next time ulit. Bye!